Ave Maria! Isang mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Ang dalangin natin sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marcos, si Evangelista. Ayan. At kasama natin ang magagandang lalaki. Purihin ang Panginoon at tayo nandito pa rin ngayon upang magbahabahagi ng mga tunay na aral ng totoo at nag-iisang simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Marlon Azuelo. Isa pang pogi. The truth shall set you free. Yon. Ito po si Brother John Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Yan, mga kapanalig. Meron pa tayong iniintay na bisita. Kaya lang, ayon sa kanyang impormasyong pinadala, ay nagtumatawid na siya sa tulay galing sa SM North. Kasi ang hirap ng parking ngayon dito dahil ginagawa ng LGU yung bangketa dito po sa West Avenue. Kaya hirap na hirap tayong maghanap ng parking. So mga kapanalig, ngayon pong linggong ito, ang unang linggo ng Kwaresma. Tama ba ako, Brother Albert? Yes, po. First Sunday. Adviento. Kwaresma. Advent and season. Parang meron pa akong hangover ng Advent. Parang gusto pa mag-uuno. Kasi, nung mga nakararaan lang, nagbibigay lang tayo ng recollections Advent. O tapos ngayon, eto na naman, makakaroon na naman tayo ng mga Lenten recollection. And speaking of recollection, nariyan tayo sa February 25 sa Good Shepherd Paris, dyan po kay Brother Daryl, no, yung kanilang parokya, magbibigay tayo ng apologetic talk about the may tawag tayo dito sa Eucharist, hindi lang yung liturgy. Ano yung tunay na liturhiya ng isang Kristiyano? Maganda yan. At syempre, meron tayong mga recollection sa iba't ibang mga parokya, di ko na muna babanggitin. At kay Father Robert de la Cruz, of course, di ba? Kay Father Sed Lirio, Sel Lirio, dyan sa, ano yung kanyang bayan, yung, masyado na ako malilimutin sa mga lugar, sa dami ng iniikuta natin eh. But anyway, parokya ni Father Sed Lirio, yan, Santa Cecilia, Paris. Okay. So, magpapasalamat din ako dun sa mga kapanalig natin na, na patuloy na nag-aanyaya sa atin para magamit yung tinig natin. At lalong-lalo na po ngayong araw na ito ng Kwaresma ay tawag dito, tayo ay talagang makapagmuni-muni. No? Nako, sabi ni nung isang bisita natin, patawid na siya sa bridge, pero yung bridgeway pala ay sarado na, kaya iikot na naman siya sa ibang daan. Kaya medyo talagang ang mangyayari, medyo malilate ng konti isang bisita natin. Shout out kay kapanalig Dajirin Adriano at kay Brother Roman Oliver. Yan. Brother Darila, Eusebio Timbulan ng Good Shepherd. Magkita-kita tayo. Okay. So, dahil pinag-uusapan natin ngayon ay panahon ng Kwaresma. Kwaresma. No? Kwaresma. Lent. Ito yung ating bibigyan ng pansin. Una, nagsimula ito nitong nakalipas na Valentine's Day. Yes. February 13. 14. Ano ba yan? Kumain naman ako. Sorry. Noong pong February 14, Valentine's Day, actually hindi yun ang highlight. Ang talagang highlight ay yung simula ng Kwaresma. Yes. At ito nga po ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo. Mm-hmm. But of course, maraming mga pananampalataya na kino-question yung ating practice na to. Tradisyon natin kontra. Ito, practice natin ito, na bakit ang Katoliko may mga ganito pang paek-ek, may papahid-pahid pa ng abo. Kung mapapansin nyo ngayon, nilalagay na lang sa noo. Pero dati, ang totoo nilalagay sa mismong ulo, sa bumbunan. Mm-hmm. Binubuhos yung abo. Noon, ang tao nagbubihis pa ng sakong damit. Mm-hmm. Yung lumantipan, ha? Opo. Kaya, pag tinanong tayo, ito mga Katoliko, Brother Joel Adriano, no? Sister Monica, saan ba nanggaling yung pagpapahid-pahid nyo ng abo? Sa totoo lang po, ito po'y isang tradisyon na noon pa na-practice sa lumang tipan. At ito po ay nagpapakita ng pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga, ang cross, no? Ang abo ay tanda ng ating pagiging makasalanan, mamamatay tayo.
Yan ang symbol niyan, yung abo. Yes. Ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay. Mm-hmm. Yung cross, yan ang napakagandang tatak. Kasi tayo na mamamatay, tayo na makasalanan, ang swerte natin, meron tayong Savior, yung ipinako sa cross. Kaya, sabi ng iba, nagbibiro eh, dapat dahil Valentine's, February 14, as Wednesday, dapat daw yung abo, pa-heart. So, alam niyo, hindi na kailangan yung forma ng heart. Kasi yung cross, yan na mismo yung heart. Mm-hmm. Sabagat sabi ng John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life." Mm-hmm. At ano ba ginawa nung ating tagapagligtas? Ipinako sa krus. Therefore, yung krus mismo, mga kapanalig, ay siya na mismo ang simbolo ng pag-ibig. Yan na mismo yung heart. Mm-hmm. Ang krus, ang puso ng Diyos. No? Kaya napakaswerte natin kung meron tayong ganitong mga practices. Tanong, yes. Meron bang biblical basis, Brother Marlon o Brother Albert, yung abo na ginagawa natin, ano, every Ash Wednesday, unang araw ng Kwaresma, meron bang biblical basis ito para sa ating mga Katoliko? So, Brother Albert o Brother Marlon, pwede ba kayo mag-share ng mga talata? Shout out kay Brother Max Adriano. Yan, mabuhay po kayo. Siyempre, si Honorable Jason Yumang. Okay, Brother Albert, pakibasa. Okay, so, titindigan muna natin yung Tobit chapter 2, chapter 12 verse 8, no po? So, babasahin po natin ito. Ano sabi, Tobit? Tungkol ba sa abo yan, yung kay Tobit, Brother Albert? Teka, ito, habang naghahanap si Brother Albert, kasi alam nyo, itong mga to, hindi ito naka-ready. Ganito po ako mag-programa. Yung ura-urada, kailangan na... ito. Magbibigay na ako. Ako na magbibigay. Ha? Sabi po ng Esther chapter 4 verse 1, nandoon po yung importansya ng abo. Kasi yan ang pinraktis ng mga unang tao. At sa aklat po ng Hob chapter 42 verse 6, ang sabi po, "Therefore, I retract and I repent in dust and ashes." Yes. In dust and ashes. Ayan, dumating na yung bisita natin. Teka, pasok ka. Welcome ka dito, brother. Palagay ko, dito ka na, dumaan muna kay Brother Marlon. Paikot dito sa akin. Dito. Sige, halika. At may parusa yung mga late eh. Yan ay hinahagupit ng latigo. Sapagkat ngayon naman ay panahon ng Kwaresma. Kailangan may penitensya. Ayan. Ito na, bisita natin mga kapanalig, magandang lalaki. Galing sa Antipolo, isang famous na Catholic, ayan, motivational speaker, isang famous sa vlogger, at may-ari ng may-ari ng kanyang vlog. Buhati ka na, Brother Adrian. Go. Hello po mga kapanalig. Pasensya na, medyo na late. Grabe, hirap pala mag-park talaga sa SM. Binanggit ko nga, pinag-usapan natin. Pinag-usapan namin, pati parking dito, mahirap talaga. Tapos pagpunta ko, sarado pala yung bridgeway na connecting dito. Ikot talaga. In-announce ko na rin. Pakilala ka muna, Brother Adrian. Hello mga kapanalig, mga ka-faith. Ako po pala si Brother Adrian Milag at isang blessing at nakakagalak na makasama ko ulit yung mga gwapong mga apologies. So, diba? Kaya nga sabi ko sa'yo, papay ka kung maging solid dyan, basta wag lang ako kakalabitin ni Tatang. Okay, pinag-uusapan na natin yung unang arangkada natin, Brother Adrian eh. Si Brother Adrian po ay merong vlog, ano, yung vlog, ano niya, TV, yes, Adrian Milag TV. At napakaraming mga prominenteng tao sa iba't ibang panig ng mundo ay personal niyang nai-interview, nakukunan niya ng mga point of views, ng mga reflection at marami pa. Magmula dun sa mga exorcist ng iba't ibang bansa, mga prominenteng nakikita natin lang sa Facebook na, na personal niyang nai-interview. Ito po yung kapasidad nitong katabi ko ngayon eh, no? Magandang lalaki katulad ko, siyempre. Mas maganda yung pumanaw. Ayaw mo na yun. Anyway, yung nga pala, banggit ka ng banggit nun. Birthday bukas nun. Happy birthday kay Tatang Larry Malyari bukas. Opo, dapat 63 na siya. Yes. Anyway, mas maganda na ang sitwasyon niya ngayon at siya ay nasa kabilang buhay na. Hopefully, talagang maganda yung sitwasyon niya, no? Hopefully, nandun siya ang feeling ng Diyos. Alam niyo, mahirap magsabi na ano eh. Pag namatay ka, ay, nasa langit na. Mahirap mag-claim ng ganun. Mm-hmm. Tanging ang Diyos lang pwedeng makaalam niya. No? Tayo, mga buhay, pagdasal natin ng mga panalig. Ayan, pinaliwanag na po natin ano, yung Ash Wednesday. Nasa Bible yan. At ginamit natin yung talata
kung saan sinabi po sa aklat ng Hope chapter 42 verse 6, I retract and I repent in dust and ashes. Mm-hmm. Meron pa pong isang talata, Daniel chapter 9 verse 3. Mm-hmm. Makikita po natin dyan yung importansya, yung simbolismo mm-hmm. ng abo mm-hmm. bilang tanda ng ating kababaang loob, bilang tanda na tayo'y makasalanan, bilang tanda na tayo'y mamamatay. Yung iba, tuwang-tuwa nung Miyerkules Santo, Brother Adrian, mm-hmm. Brother Albert, at saka si Brother Marlon. Mm-hmm. Ang lalaki ng mga abo. Yes. Sa noo. Uh-huh. Eh, yung iba, pagka pinagpawisan, parang kukuha ng panyo, halos ayaw mabura yung abo. Oh. Eh. Ang punas ng pawis dito sa alima eh. Yung gitna ayaw mabura eh. Sabi ko ganun, alam niyo ba kung ano ibig sabihin niyan? Makasalanan ka. Kaya the more na malaki yung abo, mas makasalanan niya, no? Pero anyway, nakakatuwa lang sa ating mga Katoliko, hindi dahil proud tayo eh. Mm. Kundi talagang ini-integrate natin yung sarili natin doon mm-hmm. sa practice na to na mm-hmm. nakalagay pala sa Bible na ginagawa ng mga yes. unang tao pa. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. So, ano pa pwede natin i-share tungkol sa abo? Ikaw, saan ka ba nagpa-abo? Sa Antipolo Cathedral. Antipolo Cathedral. No. Oh. Eh ako, nagpa-abo ako sa Columbarium ng St. Therese kasi yung aking baby doon nakalagak sa Columbarium. Mm. So the rest of the day ng Valentine's Day nandun lang kami sa Columbarium. First yun. Date namin na nasa Columbarium si Kiona. Bataas lang kami kasi simbahan sa itaas, Columbarium sa baba. So ano, malungkot pero doon mo mararamdaman na ang kamatayan wala sa edad talaga. Hmm. No? Di si Kiona ko, 5 years old, 6 years old. Eh yung sumunod na ano sa kanya, marker, yung lapida eh. Tinignan ko, 1 year old lang eh. Oh, wow. Mas malo, no? 1 year old. Tapos naglakad-lakad ako, may nakita ako, matanda naman, more than 100 years old. Mm-hmm. So, ang buhay, hindi garantya yung edad. Hindi garantya yung ikaw ay bata, ikaw ay nasa middle age, o ikaw ay matanda na. Ang kamatayan, talagang dumarating yan na hindi natin inaasahan. Katulad na nangyari kay Tatang Larry, di ba? Brother, baka gusto kang isip tungkol sa ating pinag-uusapan. Actually, di ba, speaking of Ash Wednesday, ito talaga eh, pag napansin ko ito eh, magko-comment lang ako, sa ating mga Katoliko, tuwing ito yung dinadagsa ng mga tao pag Ash Wednesday, talaga hindi ka magkasiksikan eh. No? Sabi ko, ano ba? Hindi mahulugang karayom. Oh, may concert ba dito? May kakagulo sa abo. Pero, minsan ako lukot, pagpasok mo ng simbahan, walang tao. Kasi minsan ganun eh, yung doon na sa labas pag sobrang dami. Tapos tinignan ko, sabi ko, bakit ganito? Mas inuuna pa nila magpabo kaysa simulan at ayun, attendan yung misa. Parang after sila sa pagpunta sa simbahan, hindi dahil aatend ng misa, kundi dahil sa abo. Alam mo, yan yung observation ng isang pare eh. Yung pare, kura paroko ni Brother Jose Corilla dyan sa Taguig, Our Lady of the Poor. Sabi niya ganun, si Father Jay, ba punong-puno ang parokya ngayon ah? Sabi niya, hanggang doon sa quadrangle, puno eh. Sabi niya, di ba ni huwag kayo mag-alala, every Sunday ay magdalagay ako ng abo para marami magsisimba. Di ba, Brother Marlon, baka may gusto kang i-share. Saan ka ba nagpa-abo? Doon sa Santo Niño de Taguig. Isa din yun yung nakikita. Mm-hmm. Pagsimula pa lang ng misa, may warning na. Alalahanin natin na nandirito tayo hindi lang dahil sa abo, kundi dahil sa misa. So yung mga dumating na huli na, dahil magpapaabo na lang, maghintay ng kasunod na misa. Because the essence of the celebration ay nasa misa, amen, hindi lang doon sa abo. Brother Albert, ano bang sinasabi pag pinapahiran ng abo? Tanda mo ba yung narinig mo ba yun? Sinabi? Tanda ko. Anong sabi? Sumampalataya ka at sa magbalik loob ka sa mabuting balita ay sumampalataya ka. Repent and believe in the gospel. Pero nung unang panahon, hindi ganun ang sinasabi. Ang sinasabi, ikaw ay nagmula sa alabok at sa alabok ka babalik. Yun yung reminder sa atin. Tandaan nyo po, every Ash Wednesday is a reminder sa atin na tayo'y mamamatay. Yes. Tayo'y makasalanan. Yes. Kaya anong kailangan natin? Paghahanda. Kaya ang Lent ay paghahanda. Diba? Yes. Tandaan po natin, kinuha natin ng Lent, ang ibig sabihin ng Lent, no, ay 40. 40. Yun lang kasimple yun. Quadragesima. 40 days galing sa Latin. Old English yan. Ano ang purpose niyan?
yan ay to imitate Jesus. Dahil dun sa gospel ngayon, Brother Adrian, kung nagsimba na tayo, ang gospel ngayon, according to Matthew chapter 4, yun, yung umakyat siya sa kabundukan, sa kaparangan, dun saan 40 siyang nanalangin doon, hindi kumain at hindi uminom. Even pag inom, ano? Eh, yung kilala ko, 3 days, 3 nights lang, naging sugo. Wow! Sugo, amen. Si Jesus, tao lang. Ito siya, amen. Sana. Sana all. Okay. So, yung pattern natin sa Lent, mga kapanalig, Kwaresma, 40 days, no? Ito po ay pinattern natin sa mismong ginawa ng Panginoong Jesucristo. But prior to our Lord Jesus Christ, alam nyo, ang 40, no? 40 days. Ay napaka-symbolic sa lumang tipan. At kung matatandaan natin yung bahang gunaw. 40 days and 40 nights yan, bahang gunaw. Genesis chapter 7 verse 12 to 17. Nung binuksan yung arko, yung ano tawag diyan, yung kay Moses, kay Noah, Noah's ark. Nung binuksan yan, Genesis chapter 8 verse 6, 40 days din yun. 40 days din. At tatandaan natin si Moses umakyat sa bundok Sinai. Doon, nagbago siya ng kanyang anyo. Nagningning siya. Nakaharap niya ang Diyos sa pamagitan ng apoy. Exodus chapter 34 verse 28. 40 days din po yun, mga kapanalig. No? Tapos, nagkaroon ng mga misyon ng mga tiktik. Aklat ng Bilang chapter 13 verse 25. 40 days din po yun. Wow. Yung digmaan ni David at Goliath sa unang aklat ng Samuel chapter 17 verse 16. 40 days din po yan. Alam niyo ba si Elias? Ha? Lumakas siya sa loob ng 40 days. Unang aklat ng Hari chapter 19 verse 8. Makatapos siyang mag-ayuno. At tanda rin natin, tatandaan din natin, nakita ng Diyos ang pagtalikot sa kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng sulat ng Jonas chapter 3 verse 1 to 10. Nakita ng Diyos. Kaya ang 40 days is very symbolical, symbolic sa Bible. At yon ang ating pattern. Kaya sa Roman Catholic Church, pinakita natin ang kahalagahan ng quadragesima o 40 days. Tanda ng ating pagsisisi, tanda ng ating pagbabalik loob sa Diyos. At ang pinaka-highlight ng ating topic, Brother Adrian, Brother Albert, and Brother Marlon, is the sacrament of confession. Bakit? Kasi ano ba pinakamagandang paghahanda, Brother Adrian, para sa ating Kristiyano? Siyempre, yung ihanda yung sarili natin, kumbaga linisin yung ating, kasi nga, di ba, ang Lent is repentance and conversion. So, paano natin mas yung isosolidify yun? Siyempre, kitang-kita sa ating mga sacrament, very tangible. Kaya ngayon kagandaan sa atin bilang Katoliko, hindi lang natin yan pinamumuhay, kundi tayo mismo natatanggap natin yung totoong kapatawaran ng Diyos through the sacrament, which is mismong kinomisyon ng Diyos through our apostles. Totoo ba yan? Kinomisyon ng Diyos yan? Baka gawa-gawahan nila mga Katoliko yan. Pwede, nasa dyan yan eh. Nasa Bible ba yun? Mamaya pag-usapan natin ha. Yung mga tiradang ganyan, pagka narinig na kinomisyon na yan ha. Nako, yung mga tenga ng mga kaibayo natin, humahaba, hindi ilong ang humahaba, yung tenga eh. Nako, ito na naman yung Adrian Milag na to, kung ano naman pinagsasasabi, may mga pa-kumikomisyon ba? Ibig mo sabihin, yung mga pare, commissioner? Walang magawa, walang masabi, di ba, Brother Marlon, ano? Yun, idudugtong ko lang doon sa sinasabi ni Brother Adrian. Ang confession ay isang paghahanda natin dahil ito po yung isang proseso ng ating submission. Hinahanda natin ang ating sarili, nililinis natin, dahil sa pagdating ng panahon, magiging handa tayo sa pagtanggap ng Panginoon. Oh, Brother Albert, kasama sa paghahanda, no? Yung hindi pagkain ng karne. Ayun. Oh, nasa Bible ba yan? Yung hindi pagkain ng karne? Yes, nasa Bible po. Saan yan natin mababasa? Okay. Oh, so, tingnan natin. Meron ka ba nakaready dyan? Daniel, akyat ng Daniel, chapter 10, verse 2 and 3. Chapter 10, verse 2 and 3. Ha, kasi baka sabihin nila, kayo mga Katoliko, inventor kayo eh. Yan ang laging atake sa atin eh, na may mga pa-kumikomisyon pa kayo. Daniel chapter 10 verse 2 and 3, anong sabi dyan? Ikaw may Bible kasi, anong sabi? Okay, wait lang. Daniel chapter 10 verse 2 and 3. Salitang Ingles. At the time, I, Daniel, had been mourning for 3 weeks. I had eaten no rich food, no meat, or wine had entered my mouth, and I had not anointed myself at all.
Oh, yeah. Putulin na natin doon. 3 weeks. Oh, putulin na natin doon. Ano yung sinabing hindi pumasok sa bibig niya? Pagkain. Na masasarap, masasarap at karni. Pati wine. Pati wine. Diba? So, itong practice natin na meron tayong tinatawag na abstinence o fasting, hindi yung kwentong barbero to, mga kapanahin. Kasi meron tayong pinagbabatayan, meron tayong pinagmumulan, pinaghuhugutan, ika. At ito, ginawa ng mga propeta. So, itong mga propetang ito, marapat ito sa harap ng Diyos, tayo pa kaya? Na hindi karapat dapat, hindi tayo gagawa ng ganitong practice. Brother Adrian, anong mga panahon ba sa panahon ng Kwaresma, bawal kumain ng karne? Yan. Para maiparating natin sa mga kapanalig natin. Anong mga araw? Araw-araw ba bawal kumain ng karne? Specifically, every Friday. Yun, Friday lang. So, ibig sabihin, Monday to Thursday, Saturday and Sunday, pwede kang kumain ng karne. Eh bakit kaya Friday tayo sinasabihan ng simbahan, huwag kang kakain ng karne pag Friday? Eh sabi nung isang kaibigan ko pare, kung walang karne, kain kayo ng mga seafoods, no? Tahong, paborito ni Brother Albert yun. Masarap ang tahong. Taga-kabit ito eh. Bagsakan ng tahong ko sa iba. Oo, di ba? Ano lang, walang red tide. Alam nyo, kasi yung Linggo, sinisignify nito yung death of Christ. Yes. No? So, para medyo meron tayong participation sa sacrifices ng Panginoon, ang pinakamasarap sa atin, karni, di ba? Carnivorous kasi tayo, di ba? Si Brother Maron, paboritong kumain niya, karni, yung mga sa Japanese po, yung mga hilaw, paborito niya yan. Oh, bawal na bawal sa atin, bawal ba? Hindi po, binibigyan lang tayo ng break ng simbahan na matuto tayong magsakripisyo. Ako hindi ko ginagamit yung bawal na term eh. Kasi kung gusto mong kumain, hindi kumain ka. Pero, ini-encourage tayo ng self-discipline na makipagbahagi tayo sa sacrifices ng Panginoon sa araw ng kanyang paghihirap, yung Friday, commemoration. May dadagdag ka, brother? Speaking of, ano, diba, tayo mga Katoliko, we practice, yan nga, fasting every Lent and Holy Week. Pero ako personally, kasi nga, diba, ang purpose ng Lent is conversion sa atin. May makuha tayo doon, mayroong magbago sa atin. So, ako personally, yung family ko, si Jess, mga anak ko, we fast every, we do a habit every Wednesday. Ah, practice niyo yun. Yes. Bakit mo na ilagay sa Wednesday? Kasi yun yung parang, di ba sa isa sa mga apparition ni Mama Mary, sinasabi niya, So nirelate mo doon sa apparition ni Mama Mary. Di ba sa Fatima Wednesday, ni-encourage niya. And Friday, so sa first Saturday devotion yun eh. Mm-mm. So, kumbaga parang, ako as a habit, kumbaga kailan natin madala kasi yung ano yung kailan yung kumbaga yung gagawin natin this Lent, kailan natin madala yun sa buhay natin eh. So ang tawag doon sa ginagawa ni Brother Adrian sa kanyang pamilya, no, yun ay kanilang personal conviction. Yun, kung paano nila dadalhin yung paghahanda nila sa panahon ng Kwaresma o iba pang panahon para mas maging worthy sa harap ng Panginoon. Kaya tayo, pwede tayong gumawa ng kanya-kanya nating mga personal practices. Hindi lang naman yung Friday eh. Kung kaya mo talagang mag-fasting ng more than sa Friday o abstinence sa mga karne, ba't di mo gawin? Lalo na kung ang yung objective o yung intention sa puso mo, mas maghahatid sa iyo sa ating Panginoon. Sa kapanalig, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, apologetika. Salamat sa Diyos sa loob po ng 17 taon. Ha? Di ba? Nakakagulat. Kasi papunta na tayo sa debut, 18, di ba? So, salamat sa Diyos. Advance tayo mag-isip. Thank you kay Lord sa paggamit sa atin, sa ating tinig. Salamat sa ating management, kay Father Anton City Pascual, ang ating Pangulo. Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations, at ang ating Station Manager, siyempre si Madam Risa Mendoza sa pagkakataon. At siyempre po, sa loob ng 17 taon, kasama niyo po ang tinig na ito, Brother Marco Evangelista, at yung 16 years kasama natin si High Pants, Tatang Larry Magliari, na pumanaw po noong December 10 at bukas po, February 19 ay kanyang birthday. 63, kaya pupunta tayo sa Tanawan, Batangas, Brother Marlon, to celebrate, no, to commemorate
yung kanyang memories. Si Tatang, nawala lang yung kanyang physical, pero yung ating patuloy na friendship, pagmamahal sa kanya, eh nagpapatuloy, no? So, kasama po natin sa araw na ito ang ating mahal na kaibigan, isa pong kilala, no? Kilala, talagang famous na vlogger, at very thankful ako kasi talagang nagbibigay ng time para makasama natin sa program ang atin pong minamahal na idolo, Brother Adrian Milag from Diocese of Antipolo. Bata to ni Bishop eh. Bishop Santos. At siyempre, matagal ko nang kasama to sa loob ng napakatagal na panahon. Mahigit 25 years na ang aking mahal na kumpare, kaibigan, kabrother at kabote, si Brother Marlon Asuelo. Salamat sa Diyos. Yan. At siyempre, yung ating mahal na kaibigan, no? At ito yung pumapalit sa akin pag wala ako nung panahon na wala si Tatang. Si Tatang nandito pa ako, wala. Si Brother John Albert Gales mula po sa Diocese ng Imus. Oh, mayroon muna akong reminder pala, paalala lang, no? Tayo po ay magkakaroon ng bulletin, Veritas Bulletin. Babanggitin ko na to, Brother Romar, no? Itong Veritas Bulletin natin. Oh, Brother Adrian, ikaw nga bumati. Ay, mag-invite. Ayan. Kasalukuyan nasa Our Lady of Veritas Chapel sa impila ng Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan, ang replica image ng Our Lady of Lourdes na magtatagal hanggang sa 22 ng Pebrero. Bibisita rin sa Veritas Chapel ang relikya ni St. Bernardine Souvery, feast day na ngayon, sa February 22, isang healing mass at ang idaraos ganap na 12 ng tanghali sa February 22 at inaanyayahan ng mga kapanalig na makiisa sa mga nais magpamisa, tumawag lamang sa mga numerong local 02-8925-7931 hanggang 39 local 129 at hanapin si Miss Rene Jose. Yeah. So, yung mga gusto pong magpamisa, mga kapanalig, ano? Narito po ang replica image ng Our Lady of Lourdes at ganun din ang pagdating ng relics ni St. Bernadette Subiru. Yeah, kapistahan niya ngayon. Yes. Happy Peace Day. So, nakikiramay din po ang buong kapanalig, ang himpilan, Radio Veritas, sa pamilya ni Sister Rina Valencia Idago, ang angkor ng alay kay Inang Maria at lektor ng Religious Department, sa pagpanaw po ng kanyang asawa na si Brother Ricarte Rick Idago. Sa lahat po ng mga nais makiramay sa labi ng asawa ni Sister Rina, ito po ay ibuburol sa St. Peter Funeral sa Forest Hills, Barangay Gulod, Novaliches, simula ngayong araw, February 18, ganap na 5 ng hapon hanggang sa misa. Sa libing, nagaganapin po sa Holy Family Parish sa Gulod, Novaliches, ganap na 11:00 ng umaga. At susundan po ito ng kanyang paglagak sa huling hantungan sa Provident Memorial Park, San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga nais pong magpaabot ng kanilang donasyon, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Ivy May Peralta sa numerong 0949-351-8716. Ang akin pong personal na taus-pusong pakikiramay ay Sister Rina sa pagpanaw ng kanyang asawang si Brother Rick. At ganun din ang Team Apologetica ay nakikiramay sa pamilya ni Sister Joy at asawa ni Brother Jay sa pagpanaw ng kanilang ina na si Loreto Makaraig. Ang pangalan Loreto, kala mo lalaki, pero babae. Name after dun sa sanktuaryo ni Mama Mary yung Loreto. So ang namatay ay nanay, ang pangalan ay Loreto. Loreto Makaraig na nakaburol dyan po sa may Sampaloc, Manila. Okay, ang aming taus-pusong pakikiramay po. Huwag kayong malungkot. Ang kalungkutan normal, pero huwag kayong malungkot kasi ang kamatayan ang simula ng ating buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin eh. Ipaghahanda ko kayo ng silid upang kung ready na kayo ay dadalhin ko kayo doon. It is written in John chapter 14. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Okay, so binigay na natin yung abo, binigay na natin yung fasting, yung abstinence, binigay na natin yung pag-aayuno ng 40 days. Lahat po yan ay may biblical na batayan. Di man natin binasa isa-isa, binigay na natin yung mga paghuhugutan para ho mas mapahaba yung ating pag-uusapan. Now, tayong mga Katoliko, meron po tayong tinatawag na mga popular devotion, Brother Adrian, Brother Marlon and Brother Albert. Number one na dyan, pagkapanahon ng Kwaresma, yung tinatawag na
pabasa. Yes. Mm-hmm. Ang unang letra ay Asunsyon, ere na may resurreksyon. Ang isang ay Adorasyon, oh 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 oh, ere na may resurreksyon. Ang ele ay Lamentasyon. Alam niyo ang ganda noon, aral ang ibig sabihin noon, aral, bawat letra may kanta. Ang pabasa ay nagpapaalala sa atin sa pamagitan ng pag-awit ng mga tagpo sa buhay ni Jesus, Passion of Jesus. Passion. Pero sa panahon na ito, iba na. Iba na. Ginagawa ng moderno, ginagawang rap, yung kahalagahan ng sagradong pabasa, nababastos, nabababoy. Kasi sa halip na maging solemn, anong nangyayari? Bara-bara na lang. Kakanta yung isang grupo ng kabataan na kengkoy ang kanta, gagayahin ng isa. Sa halip na ituwid ng matatanda, pinababayaan na kasi at least may nagbabasa. Which is wrong. Modern na daw kasi. Modern. Hindi dahil dapat mag-apply ng modernisasyon sa pamamagitan ng mga ritual na pang-relihiyon, di ba? Pangalawa, popular devotion, Station of the Cross, di ba? Yes. Pwede naman kayong dumistansya doon sa mga station. Anong nangyayari? Nagsisiksikan kayo doon sa harapan. Wala namang ano yun. Nawawala yung true essence na makapagnilay tayo sa Station of the Cross. Sinakulo at yung seven last words at yan, pinaka-popular yung bisita iglesia. Ginagawa ng maraming Katoliko yan. Ang problema ito, na-focus tayo dun sa mga binanggit ko. Yes. Meron tayong nakalimutan. Ayun. At ang nakalimutan natin, yung pinaka-highlight ng ating Kwaresma, ng ating Lent. Ano yun, mga kapanalig? Ano ang tawag doon sa pinaka-highlight ng ating selebrasyon o paggunita ng Kwaresma? Ang tawag po dyan, Brother Adrian, ay Pasko. Triduum. Diba? Tatlong araw na paghahanda. Una, ano-ano po yung tatlong ito, Brother Adrian, na dapat nating matutunan at mabigyan ng atensyon sa ating buhay Kristiyano-Katoliko? Una is yung Mass of the Lord's Supper. Mm-hmm. Second is Good Friday of the Lord's Passion. And third, Mass of the Resurrection of the Lord. Yun. So yung panahon ng Kwaresma, from Ash Wednesday hanggang Thursday. At papasok na dyan yung tinatawag nating Holy Week. Yun ng Passion of our Lord Jesus Christ. At napaka-importante yung binanggit mo, Brother Adrian, na Mass of the Lord's Supper. Kasi yung iba, after the bisita iglesia, nagpapahinga na. So pagdating ng Huwebes Santo, kapoy. Pagod na, hindi na lalabas ng bahay, babalik na lang sila doon sa pakikinig ng seven last words. Pero ano ba ang message sa atin, ano ba ang mga practices sa atin sa loob nitong tinatawag na Holy Thursday, Brother Marlon, yung panahon ng Holy Thursday, ano bang nakapaloob dyan? Usually, during tawag nito, Holy Thursday. What are the liturgical events of Holy Thursday? Sa Holy Thursday, ito yung sa Mass of the Lord's Supper, di ba? The commemoration. The commemoration of the commemoration of the Last Supper of Jesus Christ when He established the sacrament of Holy Communion prior to His arrest and crucifixion. Ayun. It also commemorates His institution of the priesthood. Ayan. Alam niyo po, mga kapanalig, maraming na-overlook ito, Brother Adrian. Yung Holy Thursday, kailangan nating dumalo ng misa. Kasi dito, in-institute yung ating summit, yung pinakataas ng ating pananampalataya, which is the Holy Eucharist. And then, sa loob din ng panahon na ito ng Huwebes Santong Misa, ay ini-institute din ng isa pang sakramento, yung sakramento ng pagpapari. Yes. Ang daming Katoliko, dahil nagpabasa, dahil nag-Station of the Cross, dahil nagpunta ng mga sinakulo na kinig ng kung ano-ano, nakalimutan na ito. Ito yung highlight. Dito nagsisimula yung Holy Week. Natapos na tayo sa panahon ng paghahanda, Kwaresma. Kaya ito, mga kapanalig, ang dapat nating tutukan na nakakalimutan ng marami. Hindi ko sinasabing wag na kayong umattend ng pabasa, wag na kayong mag-Station of the Cross, wag na kayong magbisita iglesia. Pero mas maganda, kumpleto ricados yung iyong paghahanda. Ano yung after paghahanda?
yung commemoration na ng Passion of Our Lord na magsisimula ng Huwebes Santo. Oh, Brother Adrian, ano naman ang ating ginagawa tuwing Biyernes Santo mismo, yung ating tinatawag na liturgical commemoration ng Good Friday? The Good Friday liturgy consists of three parts. Yung liturgy of the Word, veneration of the cross, and the Holy Communion. So ito, yung kaya tayo merong paghahalik ng cross. Kasi ito na yung ating acknowledge. Pag-acknowledge natin sa ating Panginoong Jesucristo na nag-suffer para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin, di ba? And then sa Triduum na ito, binanggit na natin yung Holy Thursday, binanggit natin yung Good Friday. Brother Albert, ano yung ikatlong bahagi nitong itong ating Triduum na highlight ng ating Holy Week? Yung pangatlo po is Mass of the Resurrection of the Lord Jesus Christ. Ano yan? Ano tawag ito natin yan? Ito yung Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya may salubong. Yes, kaya po may salubong. So importante rin dalawan natin kasi ito yung fulfillment ng Paschal Mystery of our Lord Jesus Christ. Eh yung iba naman, napuyat na, napagod na ng Friday, hindi na attend ng Linggo. Kasi sa Sabado, Brother Adrian, ang ginagawa, nagsuswimming sa mga dagat. Alam niyo, mga nagsuswimming sa dagat, mga Hudyo, mga talipandas. Huwag kayong gagaya doon sa ibang sekta na sa halip na nagmumuni-muni ka, namatay ang tagapagligtas mo, aba ikaw nandun doon, pagay pa more! Di ba? May share ako niyo, bro. Kasi, speaking of yung Paschal Triduum, kasi may na-interview exorcist priest, meron siyang naging pasyente na na-deliverance niya na okay na. Tapos nung ano daw, nung mga ilang after ng Holy Week, bumalik yung pasyente niya. Na-possess ulit? Oo, na-possess ulit. Napagkaalaman niya, kaya ang nakikita niyang dahilan kasi nag-swimming. Nag-celebrate ng Paschal Triduum. Nako yan. Alam niyo ito, akalain lang ng ibang nakikinig sa atin, lalo na yung mga kaibayo. Akala lang nila kwentong barbero to. Hindi po. Huwag na ninyong hintayin na masanibang kayo ng demonyo. Correct. Dedication. Gawin na ninyo itong aming sinishare sa inyo. I-practice natin ito. Kasi yung sinasabi ni Brother Adrian, ito hindi kwento ng barbero. Kwento ito ng isang exorcist na pari. At ang mga exorcist sa loob ng simbahang Katolika na mga pari, hindi po gagawa ng kwentong barbero yan. Hindi ang gagawa ng ala pelikula. Ang sinasabi niyan, mga totoong kaganapan. Kaya mag-iingat po tayo. So kami nananakot, ha? Bakit na-share ni Brother Adrian yon? Totoong nangyayari po yan. Kaya kami nagpapa-remind lang sa inyo. Kasi ayaw namin na maranasan pa natin yung mga sufferings na yan gawa ng demonyo. Dahil nag-enjoy tayo sa mundo. Yan, tandaan nyo. Okay, eto na. Punta na tayo sa last part natin, yung sa sakramento ng kumpisan. Unang-una sa lahat, ang paghahandang pinakamaganda, no, bukod sa tayo may abstinence, bukod sa may observation tayo ng mga fasting, ang pinakamaganda po ay ang pagsisisi ng kasalanan. Amen. Sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisan. Sabi ni Brother Adrian kanina, ay tinanong ko siya, nasa Bible ba yung tinatawag mong pagkukomisyon, di ba? Pinutol natin. Sa totoo lang po, hindi po ito imbento ng simbahang Katolika. Ang sakramento po ng kumpisal, ang tawag sa ibang term, is the sacrament of reconciliation. Ito po ay nasa Bible. It is written in 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ano po ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18? Brother Adrian, kung nagagandahan ka sa sulat ko, maintindihan mo yan. Pakibasa natin. And all this is from God who has reconciled us to himself through Christ and given us the ministry of reconciliation. Yun. Ano ba yung ministry of reconciliation, Brother Adrian, sa pagkakaunawa natin? Ito yung tinatanggap natin, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Yung very tangible na naririnig natin that your sins are forgiven. Yun yung nakaka-console sa ating kaluluwa. Di ba? So, kaya ginamit yung terminolohiyang
reconciliation kasi nahiwalay tayo sa Diyos. At nire-reconcile tayo ng sakramentong ito. Pinapapaging banal uli tayo at ibinabalik sa atin ang daan para maging anak tayo ng Diyos. At ito, in-institute ito ni Jesus. At hindi yan inimbento ng simbahan. Basahin natin, John chapter 20. Verse 21 to 23. Meron ka, brother Albert? Meron po. Okay, okay. Papatunayan po natin sa kanila to. 1 chapter 20, verse 22 to 23. And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." So, ang nagtatagpo niyan ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo noong bago siya umakyat yung kanyang ascension. Okay. Sabi niya, hiningahan niya sila, ang kanyang tinutukoy dito ay kanyang mga alagad. Pagkatapos sinabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na, ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. Yan po ay nakakonect dun sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, ipahintulot mo sa lupa, pahintulot sa langit. May authority po, instituted by Jesus. Kaya tama yung sinabi ni Brother Adrian kanina, kinomission ni Jesus ang kanyang mga alagad. Para saan? Sa simula't simula pa, kumukuha po ang tao, ang Diyos ng tao ng mga gaganap patungkol sa kasalanan. And it is written in Hebrews chapter 5 verse 1 to 4. Di ba? Yung mga tinatawag na dakilang saserdote, kinihinihirang ng Diyos, ang kanilang tungkulin ay magano, maghain para sa kasalanan ng iba. Ito ngayon, sabi ng mga Protestante, Brother Adrian, hindi ba pwedeng magdirekta na lang ako sa Diyos? Yeah. Pwede ba ako magkumpisal direct sa Diyos? Anong pwede natin ganahin dyan? Kasi ang interpretation nila, tayong Katoliko, magkukumpisal sa pare. Ang sabi naman nila, di ba pwedeng sa Diyos na lang, Brother Adrian? Pwede naman ba akong dumiretso? Ba't dadaan pa ako dyan kay Father, ano? Father Anton Pascual? Ba't di ako dumiretso kay Diyos? Sa Diyos, rather. Pang paliwanag natin sa mga umaatake na ganyan? Yes, tama naman yun na yes, you confess directly to God, which is ginagawa natin every day. Yun! Diba? Hindi pala bawal! Oo! Ginagawa naman natin. Hindi lang tayo naintindihan. Oo. Pero nga, katulad na sinabi, kinumisyon ng Diyos ang mga pare para patawarin yung kasalanan natin. Kasi meron tinatawag na mortal sin na hindi yan pwede mapatawad ng direct to God. Diba? Kaya nga, ito yung sacrament eh. Lalapit tayo dyan para ito yung mga mortal ay mabura. So meaning to say, yung ating pag-admit na pwede tayong dumirekta sa Diyos ng pagsisisi, ang nagiging bahagi nito yung ating tinatawag na mga venial sins. Yes, pero kung we are committing mortal sins, another degree ng kasalanan, diretso tayo dito sa sakramentong ito na kanyang in-institute for us. May nagtanong nga eh, meron palang degree ang kasalanan? Meron po. It is written in 1 John chapter 5 verse 17. No? Yung dalawang klase ng kamatayan, isang kamatayang hahantong sa kamatayang espiritual at isang kamatayang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Yun yung binyal at yun mortal. Yung mortal. So pagka ikaw ay nag-commit ng mortal sin, go to confession kasi si Jesus mismo ang nagtatag niyan. Ano ang patunay? Na kung ikaw ay magsisi ng kasalanan, pwede kang hindi patawarin direkta ng Diyos at gagamit ang Diyos ng tao para ikaw ay kahabagan niya. Alam niyo ang gandang kwento niyan, yung nakasulat po sa Job chapter 42 verse 7 to 9. Meron ka ba diyan, Brother Albert? Job chapter 42 verse 7 to 9. Napakaganda niyan eh. Oh, kung hindi mo pa nakikita, ito, babagasahin ko na lang yung isang bahagi, maiksi. Anong sabi doon? Yung dalawang kaibigan ni Job nagkasala. Nagsisi sila, humingi silang tawad sa Diyos direkta. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanila? Go to my servant Job and he will pray for you. Pumunta kayo doon sa aking lingkod na si Job at kayo'y pagdadasal niya, patatawarin ko kayo. Nagsisi na nga ng diretso sa Diyos eh. Dinecline ng Diyos eh. Punta ka kay Job. Aba, ibig mo sabihin eh, kung hindi dadaan kay Job, hindi sila patatawarin. Opo, yun ang logic nun eh. Yes. Go to my servant Job and he will pray for you at patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan.
At tandaan nyo, si Haring David may kasalanan ha, yung adultery niya kay Bathsheba, mm-hmm. di ba? Tapos pinapatay niya yung asawang si Uriah, mm-hmm. no? Pinapatay niya. O ano nangyari kay Haring David? Si Haring David po, sa Aklat ng Awit, chapter 32, verse 5, I will confess my sins unto the Lord, sabi niya, pero hindi siya pinatawad. Mm-hmm. Dumaan na naman ito si Haring David, no? Mm-hmm. Sa isang tagapamagitan, oh. kaya pinatawad siya ng Diyos, di ba? So, Brother Albert, anong may dadagdag natin doon? At may sinasabi po dito yung New Testament naman po. Mm-hmm. Sinasabi po ni St. James, chapter 5, verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. Mm-hmm. Ayan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang managagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan. Yan yung pinupunto natin. Kasi ayan. May mga Protestante, ina-attacking nga tayo, Brother Adrian. Bakit na tayo dumadaan pa sa mga pari? Eh, pareho lang nating tao yan. Tao yan, no? Kaya ang tanong ko lagi, every time na may na-encounter akong ganyang tanong, no? Wala ba sa Bible na itinuturo pag nagkasala ka, magtapat ka ng kasalanan sa kapwa mo? Mm. Meron po, yung binasa ni Brother Albert, John, Santiago chapter 5 verse 16, ipagtapat mo sa iyong kapwa ang iyong kasalanan. Pero kuidaw ka, Brother Adrian. Eh palibasa, kapwa naman kitang tao. Pareho so, tayong magandang lalaki. Kaya tayo ni Brother Marlon. Hindi naman pwedeng sa inyo ko sabihin ng kasalanan ko, eh kung chismoso kayo, yeah, eh kung marites yung nasabihan mo, yari ka, di ba? So, kanina mo sasabihin, doon po sa denelegate ng Diyos, yung sinasabi mong kinumisyon. Yes. Sotorisado. Ah, ito yung nasa Hebreo chapter 5, mga pari, mga saserdote, kasi from the very start, yan ang kanilang duty, yan ang kanilang trabaho. Yes. Di ba? Halimbawa, may away, sino tatawagin mo? Pag may away, tawag ka pulis at saka tanod. Mm-hmm. Pag meron sunog, tawag ka bumbero. Pag may sakit, tawag ka doktor. Pag may kaso ka, tawag ka abogado. Mm-hmm. Pag papagawa ka ng bahay, tawag kang engineer. Pag gusto mo mapaganda yung forma, tawag ka architect. Mm-hmm. O kaya tawag ka kay Brother Albert kasi contractor sila. Di ba? Ibig sabihin, bawat parte ng buhay, meron talagang mga designated person na yun ang kanilang duties and responsibilities. Saka mga pare, hindi talaga may seal of tawag doon yung hindi nila sa confession. Oh. Ano yun? Ano ba ito dito? Basta merong seal. May secrecy. Secrecy yan. Hindi pwede. At ang patron nila dyan ay si ano, yung pinugutan ng ulo ng hari. Ah, si ano? Sinong hari, sinong santo yan? Si parokya ng Kabyao, Nueva Ecija. Nang Malibay. Patron ng Malibay, parokya ng Malibay. San Juan de Pumoseno. Di ba? Si San Juan de Pumoseno, nagpakumpisal sa reyna. Tinawag siya ng hari. Anong sinabi ng reyna? Ay, hindi ko pwedeng sabihin. Nagalit yung hari. Hari ako eh. Oh, sige, tagpas ka. Di ba? Kaya yung kanyang dila na natiling ano eh, until now, hindi incorruptible. Di ba? Yan ang buhay ni San Juan de Pumoseno. Patron ng mga pari sa kumpisal. O, ganyan po ang, ano eh, sabi ko nga, yung mga pari eh, nakakaya nga mag-tease na walang asawa, yung pang hindi magdaldal, di ba? Mga kapanalig, yan ang halaga. Ngayon, ito ang isang patunay, si Haring David, sinabi nga natin, nagkasala dahil sa adultery, ay Bathsheba, pinapatay pa yung asawa ni Bathsheba na si Uriah para maging kanya si Bathsheba. Nagkumpisal siya sa Diyos, pero hindi siya pinatawad. Anong ginawa ni Haring David? Nagkumpisal siya kay Nathan. Sa propetang Nathan. Ito po yung naka-record sa aklat ng 2 Samuel chapter 12 verse 13. Kaya ho pinatawad si Haring David. At marami pang tagpo sa Bible na mga nagkasala, pero ang ginagawa ng Diyos sa kanilang pagkukumpisal o pagsisisi ng kasalanan, humihirang siya ng tao para doon sa kanilang mga kasalanan, sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Makikita natin yan sa aklat ng Levitico chapter 19 verse 22, aklat ng Levitico chapter 5 verse 5 to 6, at syempre yung paborito natin, yung aklat ng Job chapter 42 verse 7 to 9, go to my servant Job and will pray for you. Doon lang sila pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Sapagkat sinasabi ng Biblia sa aklat ng Sirach chapter 4 verse 26, do not be ashamed to confess your sins. Pero paano mo pag i-confess ang kasalanan mo? Go to the
priest kasi yun ang kinomisyon. Yun ang in-institute niyang sakramento para sa ating lahat. So tandaan po natin mga kapanalig, bakit kaunti na lang ang nagkukumpisal ngayon? Bakit konti na rin ang mga paring nagpapakumpisal ngayon? Ito po yung symptoms na sinabi ni Pope Pius XII noong 1950. The loss of the sense of sin. Yun. Kaya nagkakaroon po ng lack of availability ng pare at ng mga penitents. Ito po yung isang symptom. Bakit? People don't think they've done anything wrong. Immune na po ang tao sa kasalanan. Kaya kaunti na ang nagkukumpisal. Kaunti na rin ang mga paring masipag magpakumpisal. Totoo yan. Totoo yan. Whether we admit it or not. Totoo yan. Yes, may nag-comment nga sa isang vlog ko eh. Hindi ko nasasabing isang diocese. Papatulong sa akin kasi daw yung parokya daw na yun, wala daw talagang any schedule of confession. Yun ang malungkot. Malungkot yun. Parang nahirapan sila pumunta pa sa ibang parokya kasi pamasahe. Parang ano eh, parang patay, di ba, yung simbahan. So mga kapanalig, tandaan po natin, ngayon pong panahon ng Kwaresma, marami pa tayong nais na pag-usapan. Unfortunately, kapos ang oras natin, tandaan lang natin yung AFP. Almsgiving, fasting, and prayer. Yes. And speaking of AFP, shout out po sa aking kainuman ng kape nung isang araw, si former AFP Chief of Staff. At siya po ay awardee ng Medal of Valor, medalya ng kagitingan, the highest military honor, ang ating minamahal na kaibigan, General Cirilito Elola Sobihana. At magkakape ulit tayo, General, para masaya. Sa akin pong programa, salamat po sa ating technical team, kay Brother Edgar Bernardo, Jimmy Francisco, kay Engineer Marlon San Diego, and of course, ang ating production assistant, si Brother Romar Bendo. Ako po, si Brother Marco Evangelista. Ako naman po, si Brother Adrian Milag. Ito po, si Brother Marlon Asuelo. Brother Albert from Diocese of Imus. Kami pong lahat ay nagsasabing, sumainyo ang katotohanan! Salamat po! Dahil naan mo, siyang dahilan kung bakit di ka lumalago. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-blessed at na-inspired dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka, mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.